Tuloy natin for the day. Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. And again, kung bago ka pa lang po sa channel na ito ay mag-subscribe na kayo na nasa ganun updated po kayo sa lahat ng ating mga bago adventure na ginagawa kagaya po nito. Maraming salamat and God bless you. Tara. Okay, mga adventure, isa mo pagpalang araw po sa atin at paano po tayong muli at medyo tinanghali na kami kasi kanina grabe nga kapal ng unos, lakas ng hangin at ulan at pinalampas muna natin at eto medyo tanghali na pero sige lang, hindi naman ganun kalakas yung agos, so malayong area yung pupuntahan natin today. Ang tawag ay bus trip reef. Ito, ready na tayo. Nagbaon na rin kami. Para nang sa ganun ay may panlaban tayo sa pagod. Tubig na rin. And again, maraming salamat po sa inyong patuloy na support at pagtiwala at pagtangkilik sa ating channel sa patuloy na pagsama sa lahat ng ating mga adventures. And let's do for more adventure mga adventure. Kaya sana huwag kayong magsawang sumama sa amin sa lahat ng aming mga gagawin. And again, maraming salamat and to God be the glory. Layo pa tayo mga ka-adventure, kahit muna layo. Baon tayo, nagbaon. Tara. Kawan ng mga tulingan mga ka-adventure. Oh. Dami ibon. Supply na naman yung lakad natin mga ka-adventure. Layo. Unos. Laki yung alon. Lakas yung hangin. Wala pa tayong buya. Nakakita tayo ng malaking isda nito. Kaway-kaway lang tayo nito. Hindi tayo pwede tumira ng malaking isda mga ka-adventure. Laki yung buya. Ayan, layo ng biyahe natin. Tingnan pa rin natin kung ano mga pwedeng pauwi natin itong ulang dito. Preparation tayo mga adventure, medyo choppy po yung aking pagsasalita kaya tinanggal ko na lang po at pinapaliwanag ko po dito na dahil wala tayong buya ay nag-improvise tayo, buti may dalang ekstrang buya si kuya. Sa aking paghahanda mga ka-adventure ay tinawag ako ni kuya at ang sabi niya meron siya nakitang dalawang malaguno or green jobfish at nakatutok na ako dun sa maliit. Ngunit pagtingala ko ay may mas malaki pala at siyempre pinili natin yung mas malaki. Pinulupot po ng isda mga ka-adventure yung ating tali sa corals kaya ako po ay umakon na lang at nagpahinga and nung ready na po ako ay muli po akong sumisid para i-recover po yung ating istang napana.
Marami din pong mga malilit na pating sa paligid, mga ka-adventure, kaya medyo alanganin din tayo sa pag-recover ng ating isda. Buti na lang hindi sila talaga masyadong aggressive kagaya ng mga napapalad dito sa pelikula. So atin pong sinecure ang isda at nilagay sa bangka na nasa ganun na walang reason yung pating para tayo ay maatake. At ito ang utang isda natin sa araw na ito. Dahil medyo maalon, mga ka-adventure, after nung ulan at hindi ko po napansin na yung aking palang camera ay medyo nakayupo na ng konti. So kung napapansin po ninyo na yung aking pagtira doon sa Malabono at dito sa Trevali ay hindi masyadong kita, buti na lang sa kalaunan ay napansin at naayos ko na rin. Talagang nakakatuwa nang makita ito si Kuya, mga ka-adventure, niya nag-i-enjoy at talagang mas nai-enhance niya na ngayon ang kanyang free diving skill. At ang kailangan na lang ay mas mahabang panaan kagaya ng ginagamit natin. Fish dito, mga ka-adventure, pero hindi tayo nagpo-focus sa paghuli sa kanila, so hinayaan natin sila at naghanap tayo ng mga ibang isda talagang tinirahin. Eto na naman, mga ka-adventure, hindi na naman po makikita yung aking target dahil nakayuko na naman yung camera. Thank you.
bago ako sumisid at nag-check sa ilalim ng batong ito, mga ka-adventure, kung may isla na nakatago, ay tumira na ako ng oriental sweet tips or lip tea. At ito po ay nakawala dahil natanggal po yung ating bala ng pana sa kanya pong hasang. At nagulat po ako nung nakuhuli ko itong isda na to ay ito rin yung same fish na nakawala natin ng una. So ito yung tama niya, mga ka-adventure, so nawasak at nakawala siya. Pero buti na lang sa pangalawang pagkakataon ay nahuli na natin siya. So hindi lang ako nagkaroon ng struggle, mga ka-adventure, sa view ng ating camera. Medyo nag-moist din siya ng konti dahil basa po yung ating cover. Pero pag-akit ko po sa bangka ay inayos ko na. At this time ay maayos na po ang ating pag-video sa mga susunod nating underwater shots. Ito pong uri ng isda ay isdang nagpapalit ng kulay na kapag nasa ilalim siya ay iba ang kanyang kulay kapag nasa labas na siya. So, ang tawag sa isdang ito ay midnight snapper. Ay, midnight! Ganito dapat yung view ng ating camera, mga ka-adventure, kapag walang moist at talaga nasa tamang posisyon siya. Late ko na napansin, pero buti na lang ay naayos pa rin natin. Nakatalikod sa akin ang isdang midnight snapper, mga ka-adventure, kaya nagdali-dali akong tinutok ang pana at tinira kaagad-agad bago pa man siya umalis. Kung nyo napapansin, mga ka-adventure, mas matingkad or mas maganda ang kulay nitong isa. At mostly kapag parehong nasa isang bato, eh para mga ibon din na may babae at lalaki, pero kadalasan mas makulay at mas maganda eh yung mga lalaki kesa sa mga babae. Nag-check pa tayo ng ilang beses, ngunit napansin namin na hapon na pala, kaya kami po ay umuwi na rin kasi malayo pa ang biyahe namin. Halos mga 2 oras pa mula kung saan kami naroon, pauwi ng isla. Sinabi, mga ka-adventure, at ito yung mga nahuli natin for today. Tiba-tiba! Abis ya, korang.
Ayan, so enough pa na for today mga ka-adventure. At kami ay kasalukuyang pabalik na ng isla. Ang mga islang nahuli natin mga ka-adventure ay ating inais at ipinadala po sa korob. Ang sagot sa ating trivia about the most abundant fish in the planet mga ka-adventure ay ito. Next trivia po natin mga ka-adventure, sino ang pinakaunang gobernador general ng Pilipinas? And we'll see you on our next adventure.